mas mabilis talaga yung biyahe natin. Kaya lang, nakikita nyo talagang matatarik yung akyatin. Good afternoon everyone and welcome back this channel. 1:21 PM na ngayon at ayan, nakagagaling lang namin dito sa may Lemon and Olives Restaurant. Dito yan sa Outlook Drive S sa Baguio City. At ngayon ay diretso na kami pababa ng Manila. Kaya nag-lunch muna kami bago bumiyahe para dire-diretso na yung aming biyahe. Itatry namin kung makakadaan kami ng Cannon Road kasi mas malapit kung sa Cannon Road kami dadaan at mas mabilis. Kaya lang kasi minsan sinasara yung Cannon Road dahil dun sa ginagawa yung daan. Merong inaayos na bridge dun sa may part ng Cannon Road. Dito kung mamimili kayo ng mga furniture, ayan yung kulay red na yan sa left side natin, yan yung Sabados Handicraft. Malapit lang yan dito sa may kanto ng Ignatius Villamor Street. Ito na sa right side natin ito. Yan, magle-left tayo dito sa may Park Road para doon tayo dadaan sa may South Drive papuntang Cannon Road. Kasi mas malapit pagka halimbawang galing ka dito sa Outlook Drive tapos papunta ka ng Cannon Road, mas malapit kung dito ka sa South Drive dadaan. Yung nasa left side natin na to, ito na yung Baguio Country Club. At pagka nag-left ka dyan, yun yung Country Club Road. Tayo, magra-ride tayo dito sa South Drive. Ayan, mag-left tayo dito sa may Cannon Road. Kaya para papunta ng Manila. At kung magma-Marcos Highway ka naman, magra-right ka. Kung halimbawang gusto mo na sa Marcos Highway ang way mo. Pero tayo, magke-Cannon Road tayo. Magbabaka sakali tayo na baka pwede tayo makadaan. Part na ito ng Camp 7. Ayan, meron akong nakita sa gawing kanan yung alternative route papuntang Manila. Pagka hindi tayo nakadaan dito, babalik tayo at dyan tayo dadaan papuntang Marcos Highway. Nandito yung pinakadulo ng Luwakan Road. Ayan, pagka nag-left ka ron, yun yung Luwakan Road. Kung halimbawa pupunta ka ng
camp dyan, hey, eh, pagka medyo matraffic dito pa lang sa paakyat ka ng camp dyan, hey, pa, pwede ka nang mag-shortcut doon. Kaya lang, medyo mas mahaba yung iikutin niya. Medyo malayo yung paikot kung dyan ka dadaan. Mukhang hindi nagpapadaan. Pagka bumalik to, sigurado, baka pati tayo, hindi rin tayo padaanin. Tayo dadaan dun sa may nakita ko kanina na alternative route. Itatry natin dumaan dun. Kasi kahit ako hindi ko pa rin siya na natatry na makaraan dun sa nakita ko kaninang alternative route na yun. Kaya may bago na naman tayong mag-discover na daan dito sa Baguio City. Landmark mo dito, itong Canon Bridge 2. Ito yung pinaka landmark mo dito kasi after nitong Canon Bridge 2, dito tayo maglilip. Ito yung Montecillo Road. Yan ang susubukan natin na daanan para makita natin kung anong itsura ng daan dito. Pero mukhang matarik, ha. Umpisa pa lang, ayan, oh, nakikita nyo, ha. Puro paket na yung binabaybay natin. Mahaba itong akyatin na to. Talagang matarik na akyatin ito. Oh, mahaba siya. Tuloy-tuloy yung akyatin. Mahaba-habang akyatin pala itong daan dito. Dito sa may Montecillo Road. Ayan, oh, paakyat pa rin. Diretso pa rin yung paakyat. At medyo matarik talaga na akyatin. Mahaba siya mula dun sa galing ka ng Canon Road, eh pagpasok mo ng Montecillo Road talagang simula na yung paakyat. Hanggang ngayon, eh makikita nyo puro matarik pa rin, puro akyat pa rin siya. Talagang mahaba yung paakyat na ayan, no, halos puro paakyat yung daan dito pala sa Montecillo, Montecillo Road. Ayan, no, mahaba-haba pa rin yung akyate, no? Kaya pagka medyo kargado yung sasakyan mo rito, medyo tagilid ka pag medyo mahina-hina siya.
Ayan, hanggang dito natapos yung paakyat. Ngayon naman, pababa naman tayo. Ang nakakasakop pala dito yung Barangay Bakaking Norte. Ito pala yung pangalan ng lugar na to, Barangay Bakaking Norte. Pagkatapos, kakaliwa tayo dito sa may Balabac Road. Yan, dito na tayo kakaliwa. Dito, mukha namang puro palusong naman nata. Ayan, no, kasi mukhang palusong naman tayo ngayon. Medyo makitid lang yung daanan. Kaya medyo nagkakaroon ng konting traffic. Kasi may mga nakaparada sa kalsada. Ayan, palusong naman tayo ngayon, no? Parang mahaba din itong palusong na ito. Konti lang. Tapos, papakyat na naman tayo. Ang tawag pala dito sa daanan na to, Western Link Circumferential Road. Itong ginawa nila na daan na to, na from Cannon Road to Marcos Highway. Maganda yung view dito sa lugar na to, kasi parang ang taas-taas niya. Ayan, dito palusong naman. Ito yata yung medyo mahabang palusong. Pagkatapos ng mahabang palusong, papaakyat na naman. Ayan, o. Talagang okay din. Madalang kasi yung dumadaan dito, kaya mas mabilis talaga yung biyahe natin. Kaya lang, nakikita nyo talagang matatarik yung akyatin. Kesa bumalik tayo dun sa may pinakasentro, matatraffic tayo. Dito, halos wala tayong, kumbaga madalang na madalang yung kasabay natin. Kaya lang talagang matarik lang yung akyatin. Tapos magaganda yung view dito sa left side ko, nakikita ko yung ganda ng view. At makikita nyo dito talagang mapuno pa, oh, dito sa lugar na to, kaya malamig, eh. Malamig yung lugar dito. Dito mukhang puro papakyat na naman yung ating daan, no? Talagang malbaba pala yung part ng Cannon Road. Kaya kung pupunta ka ng Marcos Highway, yung mas mataas yung part ng Marcos Highway. Kaya pagka kung naobserbahan nyo yung biyahe natin mula nung pumasok tayo dito sa Montesinos Road, talagang halos mas marami yung puro paakyat. At talagang matarik yung akyatin. Ayan, makikita nyo. Kaya ibig sabihin talagang mataas yung part ng Marcos Highway.
taas na yan. Ang ganda ng pwesto niya, oh. Yan yung tourist cabin apartment para dun sa mga transient. Ang ganda ng kanyang pwesto. Talagang ang taas-taas. Kaya kung nandun ka, talagang overlooking yung pwesto mo. Eto, malapit na tayo lumabas ng Marcos Highway. Ayun, nakita ko na yung arko ng Balakbak Road. Doon sa previous video ko na Benkam, kung galing ka ng Asin Road at lalabas ka ng Marcos Highway, malapit lang yun din dito. Dito pagka nag-right ka, yun yung papunta ng Baguio proper. Tayo, magle-left tayo. Kaya kung pupunta kayo ng Asin Road, tapos ayaw ninyo nang dumaan dun sa mismong proper ng Baguio, pwede na kayo mag-shortcut dyan sa may Wakat Cello Road. Yun, papunta yun ng Asin Road. Nung pag, oh. Kita nyo, yan nasa right side natin, oh. Grabe pa yung kapal nung pag. Sa right side natin yan, yan yung Baguio Vegetable Market pasalubong. Kaya kung hindi kayo nakabili dun sa public market ng Baguio, dito sa highway may mga mabibilihan din kayo na mga pampasalubong. Thank you.
least walang ganong traffic, kaya mabilis pa rin yung biyahe natin pababa. Kahit na dito tayo sa Marcos Highway dumaan. Okay, hanggang dito na lang muna yung video ko at kita-kitsa lang tayo sa next video. At syempre, kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribes na. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayo maging updated sa mga bago kong video. Thank you for watching and God bless sa inyong lahat. Bye-bye!